Sinabi nga ito ni Ja Morant, mga idol, matapos nga na i-announce ng NBA na siya'y sususpindihan for 25 games. Pero bago yan ay atin murang ang pag-usapan ng binabalak ng team ng Los Angeles Lakers. Ayon sa report na ito, mga idol, meron nga daw posibilidad na nabubo ng Lakers, mga idol, ay baka gumawa ng move sa NBA draft, which is next week na nga, mga idol. Sabi dito na ititrade nga daw ang kanilang number 17 pick, pati na rin si Mo Bamba at Malik Beasley para nga daw sa isang starter. And while itong dalawang Lakers player ngang ito, mga idol, ay merong team option sa kanilang last year ng kanilang kontrata, meaning, mga idol, nasa kamay ng Lakers kung ibabalik pa sila sa team. At nung una nga, mga idol, ay balita na baka i-decline na lang ito nang dahil hindi magandang naging performance ng dalawang Lakers player na ito. Pero mukha nga ngayon ay i-take advantage nila ang kontrata na itong dalawang Lakers player, Beasley, Mo Bamba, para nga makakuha ng isang player gamit nga rin ang kanilang number 17 pick, which I think, mga idol, is matalino na move. Imbis nga, mga idol, na i-decline lang, hayaan na umalis na lang sa free agency itong si Malik at si Bamba, ay bakit hindi na nga lang, mga idol, i-take advantage sila ang natitirang trade value na itong dalawang Lakers player na ito at mas tataas pang value nila, mga idol, kapag inad nga nila itong number 17 pick. At mga idol, ang mga narurumor na possible targets nga daw nila ay mga shooter din, which is ang kanila na ding dati pang gusto na sila Buddy Hield, sila Bojan Bogdanovic. So let's see nga, mga idol, kung anong magiging move ni Rob Pelinka, mga idol. By next week ba ay gagalaw na agad siya or mananahimik nga muna itong Lakers GM hanggang sa free agency? At ngayon ay yatin ang pag-usapan ng announcement kay Ja Morant na siya daw ay out for 25 games. At mga idol, bago nga daw siya makabalik ay meron pa siyang mga dapat gawin para nga mapayagan na siya ni Adam Silver ng NBA na makapaglaro muri sa Grizzlies. At matapos nga na lumabas ang announcement, mga idol, about kay Ja, ay naglabas na nga siya ng napakahabang statement na ito, nating isa-summarize na lang. Well, sa unang part ng paragraph ni Ja Morant ay humihingi nga siya ng tawad, mga idol, sa mga naapektuhan na tao ng kanyang ginawa, and then sinabi niya na ang magiging napakahabang off-season niya daw ay gagamitin niya nga daw para siya'y mag-improve, para daw mag-improve ang kanyang mental health, pati na nga rin daw patuloy din siya magte-training para kung payagan na nga siyang makabalik ay makakabalik na din siya agad. Sana nga daw ay bigyan pa siya ng chance sa mga idol na i-prove ang kanyang sarili sa lahat na he is a better man kesa nga daw sa ipinakita niya. At yan nga, mga idol, ang naging very generic response nga daw ayon sa mga fans dito ni Ja Morant. Baka mamaya daw ay gumamit na naman ang ChatGPT itong si Morant, mga idol, para nga sa statement ng ito. At sa tingin nga rin ng maraming NBA fans, mga idol, ay nakaligtas si Ja Morant mula nga sa mas mahaba pang suspension. Akala nga daw nila, mga idol, ay 40 to 50 games na isususpinde itong si Morant ang dahil nga sa naging payag na ito nga ni Adam Silver na meron pa nga daw silang na-discover na additional information. Kaya nga't pinospone niya muna ang announcement ng suspension. Pero at the end, mga idol, ay 25 games nga lang daw ito at maikli nga daw ito para kay Ja Morant matapos niyang ulitin ang kanyang kalokohan. Pero mga idol, kung kayo ang tatanungin, sa tingin nyo ba sapat na ang 25 games or maikli pa nga ito or masyadong mahaba? Komento nyo lamang ang inyong mga opinyon.